Okay, kwento naman. Paano ka nagsimula ng iyong journey sa pag-iipon? Yes po. So actually, since childhood, talagang kuripot na po talaga ako. So yun yung parang naging brand ko na. Like, masyado akong careful sa mga ginagastos ko. Pag binibigyan kami ng pera, yung budget ko or yung part ko is pinakahuli talaga siyang nagagastos kasi nga kinikip ko pa siya. Like, iniisip ko kung paano ko ba siya gagamitin. Like, yung mapupuntahan niya is makabuluhan talaga. So, ayun po. Ay, paano ka na ganun nag-isip na bata ka pa noon? Baka matanda ka na, kaya... Hindi po. Ewan ko kung saan ang galing yung mindset ko, pero yun talaga yung nakita ko kasi na pag nakahawa ka ng pera, ang bilis niyang mawala if hindi ka careful. So parang yun yung naisip ko na dapat iniisip ko palagi kung paano ko igagastos to. Kasi hindi ko alam kung kailan, especially nga, wala pa tayong work, nagde-depend pa lang sa parents. So hindi ko alam kung kailan mabibigyan ulit, kaya ayun yung naiisip ko. Wow. Ipunin ko na lang muna until meron akong mahanap na gusto kong bilhin talaga, yung hindi mawala sa isip ko, ganun. Ilan taong ka nun? Mga 10 or 11 ata. Wow, ang galing naman. So anong diskarte mo? Anong diskarte mo para madagdagan pa ang ipon mo during that time? Actually, nung nag-college po ako, nag-start na akong magbenta online. So, hinahanap ko kung anong mga pwede kong ibenta. Tapos, nahanap ko yung brand ng Pretty Things Organics. So, ayun po yung nag-reseller muna ako sa Pretty Things nung college ako. And then, I also joined like networking po. Nag-MLM po ako that time. And nabalik naman po yung capital ko, which is I'm very proud naman. Tapos natulungan ako nung mga training na mas mapaano pa yung kaalaman ko kung paano mas makabenta ganun. Wow. So ayun po. Ang galing-galing naman. Oo. Eh syempre naman itong tanong, 'di ba? Paano mo naisipang mag-ipon, 'di ba? Paano? Paano? In terms of syempre, 'di ba? Gusto mo talaga, may pangarap ka eh. 'Di ba? Ano inspiration mo? So, nung wala pa akong baby po, so, yung inspiration ko lang talaga, shout out dun sa mama and ate ko kasi sila talaga yung biggest inspiration ko na talagang mag-careful sa money kasi I want them to experience a good life. So, until now, yun pa rin yung isa sa mga reason kung bakit ako kumakayod, kung bakit gustong-gusto kong maging careful sa money para walang financial stress. Lagi niyo yung sinasabi sa mga videos niyo, which is very, sa pagiging inspired ko sa pag-iipon. So, ayun po, I want to have a stress-free life kasi ibang stress level yung binibigay pag when it comes to money po. So, ayun. Totoo yun. Grabe, ang galing-galing. Talagang Sherry, nakaka-proud ka talaga. So, ngayon, nung nag-ipon ka, 'di ba? Anong style mo, anong diskarte mo para makapag-ipon ka talaga? Kasi kanina, 'di ba? May nagsasabi kanina yung guest natin, hirap na hirap kami talaga mag-ipon. So, ano yung style mo? Yun nga po, yung na-mention niyo kanina na formula, yun po yung sinusunod ko talaga. Like after ko mag-research, tapos yung mga relevant videos sa YouTube including yours po na talagang pinocus ko is yung formula ng abundance formula, yung income minus savings is equal to expenses. So basically, yun yung naging parang guideline ko pag nag-iipon. So whenever I receive my income, kasi nag-freelance din po ako, thanks to you, kasi nakita ko yung webinar niyo with Madam MK or Mommy MK ani ni Coach Madge. So ayun, whenever I receive my income, kumukuha na ako agad ng ilang percent from my income, tapos sinisave ko, nilalagay ko siya sa mga parang compartmentalized ko, like iba't ibang bank accounts na digital banks. Tapos ayun, yung mga natira, yun yung gagamitin namin for our daily expenses and bills. Ayun. Yes, ang tanong, isang malaking tanong to, di ba? Nung ikaw ay nagsimula na mag-ipon, ano yung pinakamalaking ipon ang naipon mo?
So, I was able to ano po, like save 6 digits. Wow! Congratulations, ha? Mahirap i-reveal yung 6 digits na yun. Baka, baka dumami ka mag-anak mo at sa kaibigan mo. Di ba? Di ba, Celine? Di ba? So, grabe naman. So, syempre, anong feeling nung, ay, grabe, ito na pala naipong ko? Ang asaya po, kasi hindi ko ma-imagine, like, hindi ko naisip before na kaya pala, like, kasi nag-call center ako before, and then akala ko, yun yung maximum na yun na pwede mong kitain as, you know, someone na employee. But then, na-discover ko ngayon freelancing, and talagang inaral ko siya. Until now, nag-freelancing ako since 2021 pa. So, ayun, na-realize ko, na-discover ko talaga na mas malaki yung potential income niya. At the same time, meron siyang flexibility ng time, which I really like, especially na meron na akong baby. Mm. So, ayun po. Siguro, syempre, may magaganda yung mga kinikwento natin. Pero ikwento rin natin ang katotohanan. Ano ang mga challenges na siyempre pinagdadaanan mo habang ikaw ay nag-iipon kasi may sakripisyo eh. Yes, tama. So, una po is yung time. Kasi diba, yun nga yung na-mention mo po kanina, magdagdag ng mga small expenses, tapos magbawas ng expenses, tapos dagdag ng source of income. So, yung yung first na struggle siguro is yung pagdagdag ng source of income. So, ayun nga, from online seller, naghanap ako ng another way, tapos itong freelancing. Tapos, while freelancing din naman, inaaral ko na din yung pagiging affiliate kasi para at least meron na ding passive income. So, ayun. Pag marami ka kasing ginagawa, of course, yung oras yung maaano. Tapos, ayun yung struggle doon, yung mawawalan ka ng time, especially if you're starting out, mawawalan ka ng time sa pamilya mo kasi also you need to rest. Kasi of course, yung health mo din yung maapektuhan pag hindi ka nagpapahinga, like laging work, which is yung nangyari nung first time kong mag-freelance, ganon. So, yun. Tapos, ano pa ba yung challenge? Yun ding mga unexpected na mga gastos. So ayun, which is very something na ayaw ko nang ma-experience, which is why talagang go lang ako sa goal ko na talagang merong emergency funds pag ganun. So ayun. Ako? Ano yun?